Hi, my name is Jack. This video is a podcast, so expect mo na this is a long-form conversation. I invited my college friend, Gian, so pinag-usapan namin yung how not to get canceled as a friend. If you want to go directly dun sa main topic of this video, I'll just put a timestamp here. Pero yun, before that, we talk about some Q&As from Instagram. So, if you want to participate in some Q&As, follow nyo ako sa Instagram. So, yun lang. I hope you enjoy this video. Game na. So, yung pinaka-top, introduce muna kita. Ito ulit, returning guest ko, si Gian. So, college classmate ko siya. So, yung topic for this podcast is how not to get canceled as a friend. So, pero, more pa doon yung pag-usapan natin. Parang, basta everything with regards to friendship pa din natin pag-usapan. Uh-huh. So, before tayo magpunta doon sa topic na yun, nag-ask ako sa Instagram, sa mga friends ko, kung may iaambag ba sila dito sa podcast na to na questions and wala nag-reply. Seryoso ba yung kay Monique? Sabi niya. May isang question her? Nga lang from yung friend namin from the US, si Monique. Uy. Wala. Okay. may isa pa kasi may biglang nagtanong. Pero yun, unahin muna natin yung kay Monique. Ganon niyo ako kamis? Oo. Ay, ikaw muna sumagot. Magkasama lang tayo nung nakaraan eh. Actually, pag-usapan namin kanina, dapat pala nag-record kami ng podcast type video nung nagda-drive kami papuntang Grand Canyon. Oo nga, ba't nga ba wala kayong... Wala kaming napag-usapang matino nun eh. Okay. Sabi, yung mga recording na dun sa cam niya is mga time-lapse na walang kwenta, ganun lang. Ah, talaga. O, kaya sobrang konti, makita mo may isa na kami maayos na video na papakit-pakit lang. Kasi laka-top down tayo dito, bro. Pero nami-miss mo si Monique? Ano naman? Ako hindi. Lagi kayo magkausap eh. Oo nga eh. Di naman. Actually, siya yung pinaka nakausap ko sa lahat ng kaibigan ko ngayon. Pero yung sa akin kasi sakto lang, iba kasi super needy. Kay Monique, paano ba? Mga thrice a week. Tapos mga maximum 1 hour ng chat, ganun. Mm-hmm. Sa akin yun yung sakto or minsan nga 30 minutes lang. Tsaka pag mag-end kami ng conversation, walang problema. Parang, kasi ngayon, di ba, ewan ko, pa, yung iba ba ngayon pagka gusto mo mag-end ng convo, parang naiisip mo ba na... Isisin ko ba to? Or ito na yung end eh. Oh, alam yung dalawa na end patutung- na. Yung conversation niya wala nang patutunguhan. That's what likes are for. You give the thumbs up, you heart the last message. Okay, alam niyo na yun. Hindi ko alam ha, pero kasi minsan, ako, ayoko kasi na, kumbaga... Ayoko na may pending sa akin. Okay. So, kung as much as possible, gusto ko na isin na lang ako. Uh-oh. Or yung message ko lang, thumbs up, i-heart. At least, okay, sige, nag-agree na siya. Pero, yung may message ka sa akin na i-left ko unseen or ganun, hindi ako comfortable dun eh. Kaya okay. Ko siya i-ignore, pero hindi ako comfortable. Ah, talaga? So, mas gusto ko is, ako yung last na nagsabi din, natapos na yung convo. Okay. Sa akin, tinitingnan ko muna, kaya magpa-pop naman sa'yo kung anong laman ng message, di ba? Tinitingnan ko muna kung kailangan ko ba itong replyan agad. Uh-huh. If hindi, edi, ipipending ko siya. Parang pinagsasabay-sabay ko kasi yun sa end ng day. Ganun ako. Ah, so na-schedule ngayon yung exposure mo? Screen time? Hindi naman. Ayoko lang ng, kahit may ginagawa ako. Tapos parang di naman urgent yung reply. Mm-hmm. Ayoko nang napagbutol yung ginagawa ko. Ganyan lang naman yung sa akin. Kaya hindi ko siya inaano. Okay. Tapos eto, may isang, yung kaya ako natawa kanina. Dahil dun sa isang message na friend ko. So ito yung tanong niya. So from Sam to, friend ko to sa basketball. Tapos ang question niya, one has to go, fried chicken, pizza, or burger? Bye-bye burger. Sa'yo burger? Bye burger. Ikaw? Burger. Nice one. Chicken, you can never let go of chicken. Oo nga eh. Fried chicken is specifically yung sinabi. Oh, fried chicken. Tapos, yung pizza is... tawag doon? Parang siya eh. May sarili siyang place sa may sa day eh. Mm-mm. Hindi naman siya meal eh.
Mm-mm. Pero yung snack na pizza, is kaya mo isingit kahit saan eh. Pero yung burger is, makakount mo siya as meal. Ako, para sa akin na. Mm. Actually, di ba ang dami, isipin mo, boy, bagay. Galing ako Manila, sa intra, ilang years sa intra, di ba? Never pa ako nakapag-Zarks. Eh, di ba, well. Ano talaga? Di ba, prime yun eh. Okay. Lalo na nung nag-start pa lang yung Zarks, di ba? Na nasa Taft lang. Oo. Na tipong, sa Zarks, sige Zarks, yung ganung yayaan. Okay. Never ako nakakain dun. Hanggang okay. Ngayon, never. Talaga? Kasi, pagdating dun sa kung anong resto man yun, kung ba makita mo yung mga post ng burgers, uh-huh. Ganda, parang sarap pa. Pero pag andun ka na, may two-piece chicken. Sa bagay. Then may steak or may... Uh-huh. Sa akin din, dun sa tatlong yun, burger definitely. Yung i-kick out ko, meron. Pizza, parang, yun nga, kasi pwede mong i-partner kahit saan yung dalawa eh. Parang... Though, flexible yung dalawa. Oo, yun. Pero, pwede mong gawing snack yung burger. Hindi, pero yung burger talaga. Tanggalin yung burger. Kung sa tatlo. Hindi, para sa akin din. Well, siguro may mga tao na ayaw ng pizza. Pwede i-kick out. I know someone na ayaw ng pizza. Yung chicken. Ah, Diana, hi. Okay, Diana would kick out chicken. Allergic siya doon. Oh, nga no. Napaka-unlucky na person. Love you. Sige, additional from dun sa question na yun. Pineapple on pizza. Anong, ano mo, thought mo? Peer pressure. Mga tao lang nagpapa-apekto sa peer pressure yung ayaw ng pineapple on pizza. So okay, pineapple goes on pizza. Akin naman, okay lang. Pero kung wala, okay lang din. Paano ba? Hindi siya sa akin, para sa akin, hindi siya yung the best. Oo. Pero okay pero lang. Workable. Oo. Hindi siya yung hindi yung no. Oo, hindi yung ganyan. Hindi pwedeng walang hindi pwedeng may pineapple sa pizza ko. Sa akin naman, kasi ang favorite type of pizza ko is Hawaiian. Oh, talaga? Yeah, kasi so talagang okay sa yung pineapple on pizza. Kasi para sa akin is perfect yung sweetness ng pineapple. Okay. Dun sa saltiness ng pizza. Okay. Okay. Pag tinabi mo siya sa manager's choice, which is yung isang next yung next favorite ko. Okay lang. Kasi para masulit yung manager's choice, mas maraming toppings. But it always come back to the Hawaiian. Ikaw ba? Anong favorite? Flavor? Chicken barbecue. Oh, sarap din nun. Yung matamis. Oo. Pero pineapple is the... Ayun ko. Baka kasi nga... Or baka part nung... Dati kasi, puro Hawaiian eh. Yung kinakain namin. So baka... Dahil dun, brings back your childhood siguro. So parang yung palate mo, parang yun yung... Parang na-condition siya na may... Dapat yung pizza mo is salty and sweet. Okay. Kulang. Sige. Doon na tayo sa main topic. So how not to get canceled as a friend? Jump! from pineapple and pizza to friendship. Wala na rin ako ma-expand doon sa topic na. Hindi, wala na akong kwenta yun. Kick na. Out na tayo doon. So how not to get canceled as a friend? So yung parang pinaka ano ko di paano ba? Kasi ngayon parang nag-unfollow ka ba ng mga friend mo, nag-mute or So ano yung parang mga guidelines para depende eh, paano ba? Sa akin kasi yung mga sobrang papansin niya. Bang bang shots fired. De. Yun, minumute ko, pero hindi ko yun ika-cancel as a friend. Mute lang. Baga, hindi mali ko eh. Nag-unfriend ako eh. Oh, mute lang. Mute lang mute sa lang. Akin yung ganun. Hindi ko ika-cancel. Isang gusto kong tanong sa'yo, di ba minsan may mga times talaga na magiging needy ka as a friend? Mm-hmm. So parang ano yung limit mo, tingin mo? Wait lang. Needy as a friend? Oh, needy. Kuwari, yun, kagaya mo. From breakup ka, pwede ko bang i-ano yan? Hanggang doon lang isapan doon. Okay, hanggang doon lang. O yun, kare, may mga friend tayo na from breakup or may relative sila na may health problem or paano ba? Yung going through tough times talaga. Uh-huh. So parang, pagka ba ganun, walang limit or sa'yo may limit yun. Parang how... Kung how long would you spend your time talking to that person? Oo. Okay. Sige, hindi mo na to dun sa how not to get canceled. Oo, hindi. Parang pwede mo, kumari, may mga kaibigan tayo na
paulit-ulit na lang yung problem and parang katangahan na lang, di ba? Parang sabagay. Solvable naman yan eh. Pag may tinatanong ako minsan kay Monique, yan na naman. Oh, di ba? Parang syempre makakancel ka dun. Buti na lang. Malalim yung roots namin. Para sa akin ah, may point talaga na, kunwari, yung ito, bigay ako ng specific person pero magne-name na name names na lang ako. Uh-huh. Pero hindi specifically yung name nila. Yung friend natin na si Juan Ben. O si Juan, may long time girlfriend siya. Uh-huh. Tapos may nabuntis siyang iba pero nag-stick pa rin yung girlfriend ni Juan, 'di ba? Idol, warrior of love yan. 'Di ba yung ganun, parang alam naman natin na mali talaga yung ginagawa niya. Ina-advise mo naman siya ng mali. Then pag kami ginawang mali. Siya ng tama. Ha? Na-advise mo siya ng tama. Oo, yung girlfriend ni Juan. Oo, tama. Tapos yung girlfriend ni Juan, maghihingi na naman ng tulong sa'yo kasi may ginawa na namang mali si Juan. Oh. Alam mo naman kung sino yan. Yun, parang dumating sa point na hindi ko na siya nire-replyan kahit alam kong in need na siya. Kasi paulit-ulit na lang. Yun. Or baka kasi wala siyang special place in your heart yung girlfriend ni Juan. Kasi girlfriend siya nung Juan. So ibig sabihin, sobrang nagmamatter kung ano yung foundation nyo? Feeling ko. Kasi may friend kami na ano ba yun? So, hindi to sa akin hindi ko to experience. Yung friend namin na laging nagtatanong na bakit ba yun? Ganito yung mga lalaki. Oh. Di ba? From time, laging ganun. Iba-ibang guy, after that, ganun pa rin yung tanong. Then parang hindi ko nasasagutin yan. So, gusto mo mag-vent out, coffee tayo, ganun. Pero hindi mo siya ika-cancel any... Basta about dun lang. Oh, kasi alam mo naman na alam mo na yung sagot dyan eh. Okay. Pero kailangan mong vent out. So, well, ano ba ako as friend kung hindi kita hahayaan mag-vent out? So, sige, tara. Oh, mas mataas pala yung tolerance mo compared sa akin. Hindi, kasi feeling ko, nasa foundation yun talaga. Okay. Kung lalo na kung yung consider mo na best friend mo talaga. Okay. Feeling ko ganun. Mm. Pero kung yung saktong friend na ganun ka needy, hindi ko matolerate. Okay. Well, kaya ko siya itolerate. Uh-oh. Pero, alam mo, kaya mag-reply ako mga every 3 hours, 4 hours, mga 2 lines. Uh-oh. Ganun. Pero yung tropa ko na isa, taga na siya sa pangalang Cheese Boy. Cheese Whiz din eh. Cheese Boy. Cheese Boy. So, yun. So, medyo going through tough time siya. Uh-oh. Tagal na. So, ngayon, is recovering siya. Mm. Nag-move out na siya dun sa girl. Trying to stand on his own. Mm. So, from time to time, nagbe-message siya na, ano yung ganito? Mm. So, kailangan mo replyan. Kailangan mong intindihin yung situation niya na kapag nakulong siya dun sa idea na hindi niya nailabas sa'yo, mumultuhin siya nun. Mm. Trapa ko talaga to. Trapa ko tong so, taong to. Yung foundation niya malalim talaga. Oo, kahit na yung tipong pag nag-chat siya, sasaad sa ulo. Pero pag hindi ko to ginawa, mas masaad sa ulo eh. Okay. Mas malaki yung hindi, tinamog ko itong trope eh. So, okay. I can't abandon this person. Okay. Pero syempre, may time to time na alam mo, i-limit na wait lang, masyadong malaki yan para i-take ko mag-isa. Oh, tsaka minsan meron ka rin, may baggage ka din sa sarili mo eh. Oh, yan yung mahirap dun eh. Oh naman. Ayun nga. So, kailangan, alam mo, kailan mo siya kayang i-take. Okay. Kasi baka naman ikaw mas depressed ka pa pala sa kanya. Ayun. Sige, okay lang yan. Sabi, ikaw na yung nabaliw mag-isa. Yeah, pero kailangan mo pa rin maging support. Hindi, well, para sa akin, kasi nga, trapa ko talaga siya ever since. So, ganun ka-special yun. Okay. So, malaking tolerance. Ito, may isa pa akong tanong sa'yo. Yung mga trapa ang di nagbabayad ng utang, doon wala mga experience, iba, ay meron pa lang. Yung ganun, yung trapa ang di nagbabayad ng utang. Kikinan niyo daw. Kina-cancel ba yun? Kina-cancel mo ba yung ganun? Meron ka bang trapa ang di nagbabayad ng utang? Love you, bros. Hindi, sa akin, depende sa value. Sa akin, depende sa situation. Okay. So, for example, 1K, okay lang yan. Mm. Hindi ko sinasabing umutang kayo sa akin ng 1K at huwag nyo na akong bayaran. Pero, 1K, tolerable. Okay. Pag up doon, medyo hindi na tolerable. Lalo na, wait lang. Yung super urgent. Mm-hmm. Sabi may excess. I mean, hindi ako magkapautang nang wala talaga akong excess.
yung talaga may excess money ako, kaya kong ibigay. Tapos, so ganito example, hanap ako ng iba pang pangalan dito. Si Heinz. Si Heinz. Si Heinz. Hi, Heinz. Naging English yung tropa ko. So, si Heinz. So, out of town kami. Then, pangit yung cottage. So, we have to upgrade our cottage. Para, kasi, aalis kami dun sa cottage, mag-swim kami. So, may naka-expose yung gamit and all. So, kumuha kami ng cottage na enclosed, may lock. So, kaya mag-upgrade. So, sabi niya, sige, hati na lang tayo, pero utangin ko. So, circumstances, alam nga naman, oh, syempre naman. Then, okay, then since, tama ba, student pa ata siya nun. Okay. So, alam ko naman, wala talagang source of, sariling source of income. Eh, ako, may work ako nun. So, ano ba yun? Para bahabulin ko siya nun? Hindi na. Kumbaga, since yung circumstances ganun, hindi naman, kumbaga hindi natin finurse na kailanganin natin yung pera eh. Pero gusto natin na kampante tayo, mapagsimula tayo lahat, ganun. So, okay lang, let go. Okay. Then, since hindi naman ako nangilangan, kumbaga yung naipautang ko nun is hindi siya bothering or hindi siya critical na money. Okay. Kaya ko siya let go. Pero kahit kung critical money yun, syempre, manghingi ka ng payment. Pero ako, so far, wala, kasi nga, mas controlled ako magpautang, so wala pa ako nakaka-cut off dahil sa utang. Okay, okay. Yan. Ikaw, may experience ka. Oo, meron. Canceled talaga. Oh? Canceled, pre. Talagang, evicted. Huyo na talaga. Di naman. Sinisingil ko pa rin. Kabagay. Hindi kasi, ang... Hindi mo pwede kalimutan. Hindi, ang di ba, pinautang ko. May, hindi naman yung basta utang, may exchange na tulong sa akin. Parang hindi siya totally utang eh. Pero lumabas na utang. Parang service. Oo, kasi hindi niya nagampanan yung kapalit dapat. Okay, so, utang. Okay. So, naging utang. Dumating sa point na di nagre-reply, ganun. Di nagre-reply. Parang ginoost na lang yung utang. Ayun, canceled lista talaga. Lista sa tubig. Canceled talaga. Canceled yun. Yung ganun. Kasi canceled. Hindi maayos eh. Oo, hindi. Yun. Pero kung nagre-reply siya, keeping you updated. Oo. Okay lang yun. Well, sa amin is communication is vital eh. Canceled talaga yun. Canceled siya nun eh. Kakancel ko rin yun. Yung ganun. I mean, kasi pinahita mo na yung tunay na kulay mo eh. Mm-mm. Para lang sa pera. Well, depende kung anong service yun. Ano ba yun? Masahay. Hindi. Business. Kala masahay. Parang para mabayaran niya rin yung utang na yun. Parang nangyari ko, ihanap niya ang clients, ganun. Mm-mm. Okay. Equal ano yun, pre? Equal exchange. Oh, naman. Wala eh. No. Yun, canceled. Ba't di ako nabayaran, pre? Hindi na yata. Joke lang. Wala, ayun, wala, ayun. Learn how to communicate. Ito pala. Yung mga, alari, about yung mga tropa mo na hindi marunong mag-communicate directly. Kasi maraming, I need pala ng help to. Kasi makikita mo naman, usually thought catalog or mga inspirational post. Parang, share. Makikita mo, something's up. Kailangan ko ba ito i-chat? Kailangan ko ba itong i-reach out? Yun ba yun? Oo, yun talaga yun. Tingin mo ba kailangan, if kailangan mo ng support, sabihin mo na lang, hindi yung parang nagpaparinig ka or, seeking for help. Di naman siya actually seeking for attention, pero seeking for help, pero hindi, di ba, parang why not directly ask your friends? Well, may isa akong ngayon ko lang naisip pa. May sagot ako doon dapat talaga. Naisip ko lang, baka kasi nai-ease na sila sa pag-share nun. Okay. Kumbaga somehow, yun na yung pag-prevent nila. Okay. Ngayon ko lang naisip eh, pero possible eh. Kasi pwede nga. Pag binabasa ka, ayaw nga. So pag-share mo, kumbaga, yung pag-press mo ng share button, nailabas mo yung negative energy mo. So, okay. Feeling ko may taong ganun. Okay. Possible. Pero ang sagot ko talaga nun dapat is, pag ako kasi kailangan ko ng tulong, ang message ko lang is send ka eh. Okay. Pag nag-message tayo ng send ka, okay. Ano kayang mukhang lalabas kami ah. Diba? I mean, alam mo na yan. Oo, matik na. So, ako is, nanghihingi ako ng tulong. So, yun. Pag-san ka, matik na yan. May follow-up question ako doon. Paano kung hypocrite yung tao? Kuwari, may mga tao pumapasok sa isip ko. Kuwari, magpo-post, let's say money, let's set our goals, ganyan. Pero, alam mo yung
yung laman loob nun. Ah, bullshit. Wala talagang kwentang tao. Oh. Yung mga tao na, ano? Sige, ganito, dito tayo ah. Ganito plano natin ah. Mga 1 month before, wala na. Hindi, kumari magpo-post na all about good things, all about good stuffs. Pero deep inside, masamang bunhi. Yung nga. Super light dito. Diba? Wala lang, parang na, ewan ko, basahan yung damit ko. Okay lang yan, taste. Matatama ka sa video pag napanood mo. Pero ganun ka nang... Uy, kasi dati may hangin nang gagaling dyan sa likod nyo. Ngayon, tayo tayo dito. Para tayo nasa oven eh. Anyway. Pero say okay lang yun. Ay, sorry. Ano yung... na, kung mag-share yung kang, share ng share na... Hindi naman yun yung... Alam mo na hindi siya yun. Oo. Pwede. Okay lang. Hindi pwede siya mo siya i-mute? Up-mute lang, hindi canceled. Oo. Pero kapag yung toxic talaga, uh-oh, kasi yung pag-share ng ganun, medyo ano lang yun eh. Oh, mali mo, nagbabago na siya. Pero yung, ano, well, at least hindi siya, at least hindi toxic yung nakikita mo sa newsfeed. Hmm. Pero pag umabot sa toxicity, okay, yung mga... Political shit? Oo. Religious shit? So medyo nililimit ko yun eh. Memes are okay. Pero kapag yung dinadirect mo na niya, presidency, shit. So, medyo lay low. Hindi yun, kumbaga para sa akin is, ano to, escape to, sa, kumbaga, escapism man, pero pahinga ko to sa gain ng toxicity. So, okay. Minsan unfriend, pwede ko pala i-mute, no? Pwede mo mute. Mute ko na lang kaya. Next time. So, pang ano, yung follow-up dun sa pagka-canceled, backstabbing, pag binabackstab ka ng tropa mo, canceled ba? Hindi. Canceled na yun. Canceled? Well, alam mo yung, well, hindi ko alam kung saan ko nakita. Yung true friends stab you in the front and protect your back. Mm. Ganun, well, ganun yung principle eh. Okay. Pag once na nagsabi ka ng, iba yung binakstab ka dun sa nagsabi ng totoo. Wait lang. Okay. Kasi pwede mag-share ng mali sa'yo na totoo. Pero totoo siya. Okay. O, paano yun? Pag sinabi... Yung known truth. Oh, okay. So, for example, medyo, may ano yun, medyo, wait lang, ano bang pwede example pala? Isip tayo. Mami, may isip ka. Known truth na kwento sa iba. Kupa yan, douchebag yan, babaero yan. Oo, yun. Oh. Known, well, para sa'yo, kasi known truth yun na kailangan malaman nun. Tao. So, okay lang. Feeling ko hindi yung backstabbing. Hindi ba backstabbing? Parang backstabbing yun eh. Oh, hindi. Ito na lang. Parang sa atin, kumari, niloloko natin yung tropa natin na papansin. Di natin sinasabi diretso sa harap, sa mukha niya na papansin siya. Somehow. Dapat ba tayong makancel din? Hindi. Pwede. Pero feeling ko naman... Pero kasi totoo yun. Totoo na. Hindi niya natanggap. Yun ang problema. Hindi niya natanggap. Ay, nako. Pero, makakaya natin sabihin sa kanya yun. Pero so may limit yung backstabbing. Oo. Pero kapag yung talagang literal na sinisiraan mo lang yung tao, yung, so pwede mo siyang i-categorize depende sa intention mo. Okay. So, pag ang intention mo lang talaga is, kumbaga yung in goodwill or yung... In good faith. Ayun, sorry. In good faith. Feeling ko, okay siya. Mm-mm. Para magka-heads up ko ibang tao. Mm-mm. Or ganun. Kasi usually, pag ako nagbibigay ako ng heads up na ganun. Ganto, pero see for yourself. Pero heads up na ganto. Ganto yung situation. Pero kapag yung talagang gusto mo lang is i-drag down yung tao, medyo foul. Mm-mm. Foul yun. Yun na yung sa side ko. So, may limit din. Pero yung pagka parang pinagtitripan lang. Yung tamang tawanan lang. Oh. Sa akin, parang okay lang. Okay lang yun. Oh. As long as hindi siya yung ano, barbero, kwentong barbero na. Oh, mara, si Monique Payatot, yan nun. Uy, ma-offend yun. Nag-gym. Pero kung mara, ganun, lulukoy mo siyang ganun. Oh, okay lang. Okay lang, di ba? Kahit nga recorded, sinasabi natin, di ba? Okay. Ito, ex ng tropa. Ako na, isa tropa natin before. Uh-huh. Lagyan natin ng nickname. Si, ano magandang sino? Nickname? Si Cheese. May cheese boy na eh. Si Coffee Maker.
si Delimondo na lang. Delimondo. Si Delimondo yung lalaki. Delimondo, okay. Kasi yung tropa natin, si Lady's Choice. Si Delimondo. Kapakahirap na pangalan na pili mo, boy. Ano sila, in a relationship sila. Uh-huh. So, nag-break. Uh-huh. Na-kick si Delimondo. Si D, okay. Na-cancel si Delimondo. Kasi hindi sila pwede magsama sa Hindi pwede maging... So, paano yun? Parang unintentional na cancel si Delimondo. So since yung lalaki yung na-cancel, tama di ba? Oo. Unintentionally kasi hindi sila pwedeng magsama nung nung girlfriend niya. So someone has to leave the circle, di ba? Well, for me, maalis siya dun sa whole circle. Pero yung smaller circle is hindi maaalis. So for example, yung all guys, hindi maalis yun. Okay. Kumbaga, may special place siya sa heart. Wala na siya dun sa existing circle activities and all. Pero pag may chance, isasama siya. Oo. Additional question dun. Okay lang sa'yo na manligaw ng tropa? Or ayaw mo nang ganun? Niligawan ng tropa yung ex ko. Hindi. Tropa sa tropa. Okay lang sa'yo or iwasan if possible. If possible. Minsan, tatamaan ka talaga ng di maipaliwanag dun eh. Pero, hindi ko alam eh. May unexpected kasi na nag-click sila. Mm. So, yung kwento yung sa friend ko na ang nangyari lang is pupuntahan dapat since bumagyo, bumaha, nag-stay muna sa bahay ng isa. Nag-click. Sobrang unexpected yun. Talaga may gala lang yung tropa. Mm-hmm. Since, sige, punta tayo dyan muna. Dyan muna dadaan para sabi tayo. Pupunta doon is, kumbaga bumabahan na talaga. Mm-hmm. So, syempre, no choice. Stay muna sila doon. Then, the magic happened. So, mm-hmm. Wala nangyari. Pero nagka-spark. So, okay lang yun. Oo. Pero pag tinuhog mo yung tropa. Ay, medyo ano na yun. Isa lang doon sa circle. Huwag naman next. Parang yung tropa natin yun, ha? Na-delete ba yun? Alin? Hindi. Ah, dyan lang naman. Nasa puso lang. Naman nasa buso lang din natin yun. Pero, yun. Sige, go. Ex ng tropa. Kumari, ex ko. Niligawan mo. Oy, girlfriendin mo. Saan canceled yun eh? Dami-dami babae sa mundo eh. Ah, yun lang naman sa akin doon. Okay. Kasi minsan kasi nga, nakuha yung familiarity, di ba? I mean, for example, since, di ba? So, yung... Though nangyari sa akin yun, naging girlfriend ko yung ex. Pero sa akin na-cancel yun. No. Don't do it. Cheese. You're scared of your own ghost. Oh. Anyway, pero, sige. So, kasi, di ba, kung na rin girlfriend mo, since, feeling ko ha, ganito set up, kasi naging familiar. Uh-oh. May time naman talaga magkakusap sila eh. Well, hindi, well, tropa yun eh. So, kung ikaw ang girlfriend, respect yun. Kailangan mo tropahin din yung boyfriend, tropa ng boyfriend mo. Tapos, since na-expose yung beautiful personality, since naging familiar siya doon, feeling ko, yun yung mag-trigger. Oo. Pero, wag. Ako sa akin, no talaga. Sa akin is pag nagpaalam. Sa kapag hindi siya fresh. Okay. Give me a few years. Okay lang. Pero months? No. Okay. Years. Sabi pagpaalam mo, okay lang. Sige. Pero kapag kahit years na hindi mo pinagpaalam, foul yun. Okay. Delete. Canceled. Yeah. Bro code. Okay. Tough love. Pero hindi mo kinakaya yung sinasabi sa'yo ng tropa mo. Masyadong tunay, masyadong totoo, masyadong masakit. Actually, ako kasi mahilig ako magbigay ng tough love, di ba? Wala kasi akong kwenta kausap minsan. So, pag binigay mo sa akin, well, you know Chandler. Oh, hindi. Hindi ako naman friends. Oh my God. Let's cut this off. We're gonna watch Friends muna. Anyway, yun. Kumbaga, you can use humor. Actually, hindi ko alam eh. Parang, try ko mag-escape through humor. Kasi minsan, well, grabe kasi ako mag-overthink. So, yung nasabi mo is, malamang is nasabi ko na sa sarili ko. So, kumbaga, yeah, I get it. Pero usually, syempre, hindi ko naman maiisip lahat. So, may mga point na
Ah, good. Good point. Good point. So, okay lang. Oo. Meet time na, naisip ko na yun eh. Pero lately, nung nag-undergo ako ng dark times, nag-gets ko yung pinopoint ng ex ng friend natin. Mm-hmm. Yung point niya is, don't solve my problem. Listen to me lang muna. Tukbal. Kaya kami nag-break nung nakaraan. Well, yung before. Oo. Nag-vent out ako para lang pakinggan mo. Oo. And alam ko yung solution dyan. Oo. Kaya kong gawa ng solution yan. Pero, kailangan ko lang ilabas. So, medyo nag-ganun lang. Yun, wala lang. Parang, minsan, di ba, it depend, parang yun nga, kailangan mo tansyahin yung tough love. Pero, ako, pro pa rin ako dun. Pero, you have to, paano ba, consider din muna kung ano yung situation. Ako kasi most of the time, ano yun, didiretsyohin ko naman yan eh. Pero, yun nga, minsan, hindi, parang last, recently lang ako nakapag-emphasize doon. Kasi nasa dark times ka. Oo, pero nung hindi ko naranasan yun, solve mo yung problema mo para matapos na, hindi yung, yun, wala lang. Sa, yun lang yung nakita ko doon. Medyo mahirap. Pero may time talaga na, yung tough love is pwede kang i-cancel yung. Pagka na, di kinaya talaga. Oo. Minsan is too real, minsan, yun nga, minsan tinatry mo i-solve yung problem. Saka yung pala. Magmamatter din yung gano'ng ka-deep yung relationship nyo eh, bago mo kirahin ng gano'n. Sabagay. Hindi pwede yung magkakilala lang. Pakasunod to kayong kabigla. Ano yung sabi mo? Tara pa bahit ha? Para... Yung hindi nagpaparamdam. Huh? Wala lang, okay lang. Okay lang. Pero pag may message, mag-reply. Iba naman yung hindi makapag-schedule sa hindi nag-reply. Pag di nag-reply, medyo ayos. So, hindi ako worth nung time. So, kumaga, pag nag-reach out ka na, hindi na siya general call na walang kwenta sa GC na, oy, ganito tayo. Oo. Pero pag piniyam mo, hindi nag-reply. Nag-reach out, oh, okay. I know my place. Kung ako yun, is okay, I know my place. So, pero paano pag walang valid reason? Talagang, wala lang. Ganun lang talaga siya. Tapos bigla nilang babalik after 5 years, ganun. Well, okay lang. Hindi ko siya naan. Kumbaga, nung yung time na hindi siya nag-message and until mag-message siya ulit, nawala na siya sa mind ko eh. Okay. Inalist ko na siya dun sa active RAM ko. So, nung bumalik siya, okay na. Tropa na kami ulit. Okay. Sige. Kunwari, tropa natin, Kupal. Mm-hmm. Kunwari, si LeBron. Yan, si LeBron. That's my man. Yung tropa natin si LeBron. Yun nga, manloloko, tapos... Tirang-tira, baka... Yun nga, bumuntis siya ng iba. Mali mo na maksidente, nabuntis yung iba. Nabuntis niya iba. Hindi, sa akin, para sa akin, ano na yun eh. The moment you did it. At this point in time, choice na yun. Sabagay, having na a kid, having a child, choice na yun. Hindi na siya accident lang. Oh, sa amount of information available ngayon. Sabagay. Di ba, parang... May resources pa. Oo. Basta pagdating siya ganun, it's a choice. Okay, go. Para sa akin na. Paano yun? Ika-cancel mo ba yun dahil hindi siya okay na tao or okay lang, tropa pa din? Well, hindi ko kamag-anak yung nabuntis. Hindi ko rin kamag-anak yung ex. So, medyo... abstracted sa akin yung dalawang taong yun. Oo. So, tropa ko pa rin siya. So, basta walang ginawang masama sa'yo yung tropa mo, okay lang, kahit may gawin siya masama sa iba. Depende sa, well, yung ginawa niya is foul yun. Oo. Pero wala siyang, basically, wala siyang pinatay na tao. Oo. Wala siyang pinagnakawan. Siyempre, argabyado yung ex. Oo. Basically. Oo. Pero, tropa, para sa akin, tropa pa rin. Oo. Hindi. So, hindi. Kung may argabyado siya na tropa, oo. Foul na yun. Okay. Doon tayo, doon ka maapektuhan. Oo. Okay. Well, may pagka-selfish, pero ikaw, i-unfriend mo na siya. Dahil, hindi. Nakakatawa pa din siya eh. Yeah. Pero, hindi ko ito-tolerate. Oo. Sa kanya. I mean, pagka dumating sa point na, depende kasi may mga tao na ayaw nila na pag-usapan yung mali nila eh. Mm-hmm. Yun yung medyo mahirap. Pero once na nag-open sa'yo na weird kasi nun eh, sa situation niya, parang
walang remorse eh. Doon ako nabibirdoan eh. Wala nga. Diba? Diba eh, parang yung pinaka. Nahihiya ka lang kasi andyan. Pero, doon ako pinaka-weirdoan. Walang remorse. Pero yun, once na. Kaya mo ba nasabi na binuntis? Hindi, ewan ko. Wala, bugso lang na emosyon yung binuntis. Pero yun nga. Yun. Siguro yun nga din. Hindi ko siya ika-cancel, pero hindi ko ito-tolerate yung maling gets, ugali. Gets. Hindi naman tolerable talaga. Ito pa. Ito lang, parang how do you know yung mga friend mo na ikikip mo? Parang ano yung ano sa'yo? How do you know who friends are to keep? Hirap i-gauge yun ah. Ikaw muna. Mag-isip ako. Process ako. Alam ko na yung mga sagot sa tanong ko. Na-prepare mo na yun eh. So, alam ko na. Hindi, yung mga kasama mo sa war, sa mga war moments mo, yun. So, basically brothers na yun eh. Oh, yun yung mga friends na i-keep mo, i-keep ko para sa kanya. So, ang term natin i-keep is yung willing ka mag-effort to keep, to make that friend a friend. O, okay. Tsaka parang uncancelable. Masyado yung nag-uusapan natin yung bond nyo, yung masyado malalim yung foundation. Okay, gets. So sa akin, every friend is keepable muna. So start at 100%. Then show your true self kung may tinatago ka pala, then dun ka medyo downgrade. Pero basically pag tropa kita, pwede mo akong lapitan. Pwede akong basta wag pera man. Pero, I mean, pag consider siya na tropa or friend, kahit ka magkabatian kita eh, pwede mo na i-consider na tropa eh. Pag kailangan mo, lumapit ka sa akin, magtatry ako hindi mag-end sa akin na, okay, hindi kita tutulungan eh. Kung hindi kita tutulungan, baka sakaling may kakilala ko na kaya. Pero, hindi siya, pwede ako willing akong enter nung bagong war. Mm-mm. Kasi baka dun ka magiging uncancelable friend. Mm-mm. Diba? Kasi nga, yung mga friends mo na uncancelable is, hindi naman sila nag-start dyan eh. Mabagay. Diba? Nagkaroon ka ng time na mag-decide na, sige, let's go to war together. Uh-huh. Diba? Mabagay. That time is, hindi mo pa rin sure kung sila talaga yun eh. Okay. Then after the war, okay. So, para sa akin, willing ako mag-enter that new war. As long as, I'm not fighting your battle. Uh-oh. I'm fighting with you. Mm-mm. So, yun yung difference. Kasi baka naman, ako na yung tinatapon mo dun sa harap ng mga bala. So, hindi ganun. So, magkatabi tayo, let's fight this war. Let's see kung worth it kang friend. Okay. So, tapos na dun. May nakikita kasi yung quote na parang you could keep yung relationship mo with your friends na as strong or okay pa din or as good as before kahit hindi kayo magkita na matagal or alam mo yun. Ewan ko, nakita mo yung quote na yun. Yung parang low maintenance friends, yun ba yun? Oo. Parang ganun. Pero kasi, ang parang hindi ako totally nag-agree dun. Mm-hmm. Kasi parang good friendships are built through work pa din. Hindi, uh-oh. Alam mo yun, parang isusulpot ka lang pag free, parang ganun, tama ba? Hindi, masyado ko silang umaasa na, paano ba? Parang, basta pag kailangan kita, andyan ka, ganun ba? Hindi eh, parang ang nakikita ko kasi doon, parang ang nakikita ng tao, wala akong gagawin, kahit di tayo mag-usap na matagal, ganun pa din. Ang sa akin lang, may kailangan mo sa lahat, kahit anong relationship yan, kailangan mo mag-effort kahit friends yan. Oh, parang mas, okay, fine. Ganun pa din. Pero kung iisipin mo, if nagkikita kayo regularly, nakapag-usap kayo, parang mas magiging deep or mas better yung relationship. Oo. Sa akin, yun lang yung ipo-point out ko doon. Parang don't rely na wala lang. Umasa ka lang na nag-stay yung bond through time. Nagko-coast lang. Ay, kung pwede mo naman i-improve, bakit hindi mo improve? Kahit hindi tayo mag-usap ng, kunyari, one quarter, sobrang dami na ng, kumbaga, hindi na kita makikip up sa nangyari sa akin for the last quarter kung di tayo magkikita. So, lalo na ako makakalimutin ako. So, kumbaga, maapektuhan yung band kasi nga, hindi mo na alam eh. Baka, ibang tao na pala yung kausap ko eh. Diba? Baka may sudden change of heart ka na pala, hindi ko alam. Akala ko, gago ko pa rin.
nung magkita tayo, may hawak ang Bible. So, di ba? You'll never know eh. Uh-uh. So, yung mga ganun is feeling ko, kailangan mo i-communicate sa tropa. Uh-huh. Pero, may times na nawala lang talaga. Mm-hmm. So, ganito, nawala, pero nagtatry siyang ibalik. Okay sa'yo yan. Wala. Okay lang. Kumbaga, pero don't expect na, paano ba? Minsan kasi, naisip natin na we could always come back from where we end. Kunwari, 3 years ago, kunwari, yung mga best friend ko nung bata ako, don't expect na if magkita tayo ngayon, alam mo, parang automatic kung paano click tayo. Click kayo ulit. Oo, yung mga childhood friend ko talaga na, or nag-iba na ng school, parang life, parang nag-split yung daan niya eh. Yung ganun, kumari, yung, parang hindi ko, parang, pwede ko sila din naman, hindi nila kayang i-ano yun, parang mag-start kami from saan talaga kami nag-end. Well, kasi nga, hindi yun alam ko sa akin nag-end. Oh, yun, diba? Sobrang tagal. Ah, tama, tama. So, may naalala na ako, yung parang, sobrang tagal nung din nagkita, pagkasama nyo is same as old times. Mahirap eh. Depende kung saan kayo. Nangyaya, pwede mangyari. Possible yun. Kung yung tao is hindi nagkaroon ng drastic change. Yun. Eh, since childhood friend yun, high school, college lang eh. Yung high school friends mo nga medyo nakat na agad yun eh. Kumbaga nalagas na yun eh. Sa hindi. Very good for you. Actually, ako wala kasi akong kwenta eh. Hindi, kasi wala akong nalagas na high school friend. Quarter sem yun eh. So, di ba? Na talaga. So, parang kami ni Drew. Kumbaga, nag-try kami mag-catch up dun, di ba, after college. Mm. So, nag-reach. Yung kumbaga ganun. Kasi nga, so kami yung friend na nag-try mag-build ulit. So, kayo yung natanggal. Oo. Well, kasi ang circumstance kasi is, quarter sem yung pinapasukan. So, hindi ako makakasabay dun sa kahit anong, sa ibang phase. Kaya, magiging trapa mo is yung mga kasabay mo dun sa quarter sem. Mm. Di ba? Sila yung naging band of brothers mo through that war. So, kumbaga, mahirap din. Pero, umasa ka na, kasi tropa ko naman to. And, kumbaga, hindi mo expect na pagbalik mo is G. Oo. Pero, mga after ilang balik, kumbaga, sige, since gusto mo na ibalik yung band, mag-start ka mag-work at this moment. Hindi yung try ka babalik ng band, after ilang years ka ulit babalik. Well, wala talaga yun. Uh-oh. Multo ka lang nun. Okay. May gusto ko bang idagdag dito? Sige, end natin dito. Sa akin na lang, parang mag-make pa ako sa pang podcast before mag-end yung year. Parang refresher lang, ano yung nangyari. Reflection lang, 2019. Recap. Oo, yun. YouTube rewind. So, yun lang. Alright, that's it. Bye. Bye.